Alam niya mag-ugoy. Inuugoy niya na sarili niya. Ito naman. Ito na po ang ating buchi. Ayan. Nag-start na ako magluto ng sauce. Actually, luto naman talaga to kasi nga, binili lang namin to sa ano, sauce na ng Jollibee. Ito na yung kaibahan ng dalawa. Ito, may butter. Pero kasi first luto ko kaya parang tutong. Pero sa totoo lang, kung alalay lang, hindi naman ganyan ka tutong sana. Tapos ito, purely flour lang to na may mga pampalasa. So, skincare actually, nakapaghilamos na ako. So, mga normal tsaka ordinary common na mga ginagamit ko lang naman ang ginamit ko ngayon. Share ko na to sa inyo before. Which is ito yun, si collagen ng Watson. At tsaka nag-cleanser lang ako. So, ayan. Medyo nagmamadali ako. Hindi naman nagmamadali, pero parang wala ako sa mood na mag-skincare ng malupitan. So, okay na yan. Ito yung mga kids. Ito pa, tulog pa. Ito si Lidik namin. Tayo guys, ang ulam natin today is tortang talong. May papansin si Mayor. Ay, este, si Mama pala. Tsaka yung kamote. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kamote yung binili lang namin. Tapos, ayan, kain na ito. Siyempre, pinartneran ko ng coffee. Hindi pwedeng wala tayong pampagising ngayong umaga na to. Okay, let's eat na po. Sinit ko yung paa niya para hindi makasay. Irita siya. Tanggalin ko muna. Pa-video, mami, guys, channel. Ah. Swing, swing, swing. Lodi Dink. Sing. Hello. Tapos mo siya. Ano, ugoy na kita. Ugoy na kita, ah. Bumaba na kami sa taas kasi ano, sumakit na likod ko kaduduyan tapos dumating na si Daddy JR. Ano siya eh, may kukunin lang dapat na pagkain. Tsaka ano, may deliveran siya na board. Tapos, sinamantala niya pagkakataon, nagpagawa siya ng saranggola kay Kuya Cha. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan. O ha?
Yan yung saranggola na kanyang pinagawa. Bumili ka ba ng kawayan? Doon, sa Egay's. Bumili siya. Tapos may ano ka na, di ba, yung pangganchilyo na sabi mo? Ayan, lalagyan niya lang yan ng design. Sige, and chididink. Chididink namin, ang tagal nagduyan yan. Ayan, lalagyan niya lang yan ng design. Mamaya pakita ko sa inyo. Ay, gisang-gisi niya talaga sa camera. Hindi siyang binili sa Chowking. Actually, hindi to sa Chowking. Oh, product to ng Chowking. Gucci to. Pero ano, binili niya na lang to dun kay Kuya Cha kasi nagtitinda sila. So, itong merienda natin ngayon. Ayan, oh. Ito siya. Ayan. Ito, kita niyo. Gucci! Ayan. I-deep-fry natin to. Masarap to pang merienda. Siguro konti lang kasi medyo mabigat to sa tiyan eh. Tapos guys, na ito, na-ready na namin yung sauce. Ah, bumili din pala kami ng ano, sauce ng Jollibee. Ayan. Ito, sauce to ng Jollibee. Basta sauce to ng Jollibee. Tapos, sauce ng Jollibee. Sauce ng Jollibee. Oh, spaghetti sauce ng Jollibee. Tapos, chicken ng Jollibee din. Ayan, bumili kami. Ayan, so ipa-fry natin yan mamaya. Yan yung magiging ulam namin. Chicken, spaghetti. Tapos, combination ng, ayan. Ato, bochi ng ano, choking naman. Ayan. So, ayan guys, ito yon yung ating bochi. Ang kulit ko, no? Ang ating chicken. Ito, marinated na to ng Jollibee. So, ang gagawin ko na lang nito, lalagyan na lang natin to ng breading mix. Papakita ko sa inyo yung version ko kung paano. Kasi, nag-research ako. Tapos, ang magaling sa ganito si Enta Mayo. So, kaya pinanood ko yung kanyang vlog tungkol sa paggawa ng crispy fried chicken na ala Jollibee. Ito talaga, literal to na Jollibee. Pero, kung paano ko siya mapapakrispy, yun yung challenge sa akin. So, mamaya ko patalulutuin mga bandang alas 5 kasi alas 3 pa lang ng hapon. Merienda time pa lang. So, eto gusto ko na din lutuin kasi pwede naman ito hanggang mamayang hapon. Ayan. Eto ang aming pagpiprituhan kasi mas maganda dyan, nalulubog yung mantika. Kalahati lang siguro lutuin ko de kasi baka masayang. Ng buchi. Bumili na kami ng malaking ano, mantika para sure na hindi kami maubusan. Kasi mahilig nga ako magluto-luto. Baka ito na rin gamitin ko pang ano, pang prito ng chicken. Na sila, nag-start na sila mag-design. Ano pa? Nilagyan mo. Dapat nilagyan mo ano, yung related sa frontliners. O kaya ano, parang ganun, ano, keep safe, parang mga ganun. Red Cross. Start na tayo magluto ng buchi. Dapat siguro alalay lang yung apoy ko kasi ano, baka matutong ka agad. Hindi malutin mo, kasi alalay lang. Masyadong malakas yung apoy ko eh. Oh, natutong ka agad oh. Sige, hinaan ko lang. Kasi baka mamaya hindi maluto yung pinakaloob. Ayan, continuous pa din silang gumawa ng kanilang manggoryong. Ang saranggola. Ang kulit eh. Cross yung ginawa niyan design. Tapos puti. Okay. Face ang ginagamit mo. Hindi. Ganda na siya. Kaya ko nga hirap. Okay. Magaan nga din, no? Kapag papel, ano siya? Papel de hapon? Okay, ah. Ayos, ah. Pinagawa niya pa yan kay Kuya Cha. Eto na po ang ating buchi. Ayan, sobrang natuwa naman ako. Buchi to ng Chowking. Tapos kapag niluto ninyo ba, ay grabes, ang yung aroma niya sobrang bango. Magugutom kayo dito pag naamoy nyo.
Ayan siya. So, kain tayo guys. Merienda time. Sila tapos. Ayan, gumawa ng kanilang saranggola. Yung kanyang ano. Ay, di, may hawak na gunting si Lilis, oh. Ayan. Eto na yung kanyang saranggola. O, di ba? Yung saranggola niya, iniportan niya talaga. Kasi pumunta pa yan ng Lagro para lang... O, di ba? Filipino niya. Pumunta pa yan ng Lagro para magpagawa kay Kuya Cha ng ano. Yung saranggola. Kaso, ang pangit naman ng cross niya. Payat ng ano. Dapat inano mo na lang eh. Dapat dahil pantay na pantay eh. Kinuha mo parang galing sa olden days yung mga knights. May ganyan sila. Parang shield yan eh. Shield yan eh. Shield. Naging shield. Nag-start na ako magluto ng sauce. Actually, luto naman talaga to. Kasi nga, binili lang namin to sa ano, sauce na ng Jollibee. Ayan, iniinit ko lang. Pero gusto ko, ano siya, mainit na mainit. Tapos, eto na din yung ating pasta. Eto, ordinary pasta lang to. Naalalayan ko lang para hindi siya ma-overcook. Hugasan na natin yung ating pasta. Sobrang init pa nito. Sing kumukulo. Okay, ang purpose kung bakit ko hinuhugasan is number one, para hindi siya ano, ma-overcook. Kapag nilagyan niyo siya ng sauce, hindi siya magdidikit-dikit, tsaka hindi siya malabsa. So, ganun siya, yung parang bouncy, tsaka thick pa din siya yung ano, yung pasta niya, ayan. Tsaka sabi nila, may mga wax daw to, I don't know kung totoo yun. So, natatanggal yung, ano, ng pasta. Yung ganun, hindi ko alam ang tawag eh. Pero basta sabi nila, mas okay daw na hugasan ang pasta after cook. Alam niyo, mahilig ako manood ng mga mukbang-mukbang. Na ASMR. Tapos si Hamzy yung pinaka-favorite ko kasi sobrang gani niyang kumain. Nakita ko sa kanya na hinuhugasan niya yung mga noodles na niluluto niya. So bago niya talaga yung haluan ng mga seasonings niya na mga nagre-red. Feeling ko sobrang spicy yun eh. So ayan, okay na yung ating pasta. Nasitaba ng kanyang food. Ay siya na lang mag-mix. Okay na to. So, ito, di-deliver ko na sa kanya kasi sarap buhay siya. Oh, ha? Oh, taste it, love. Tingnan ko muna yung ano mo. Taste mo na. Ano? Cheese. Cheese? Huwag ka na muna mag-cheese. Okay na yan. Taste mo muna. Aba, napaka-choosy na to. Tingnan nyo, ang gadget niyang gamit, oh. Tagal naman. Ooh, parang ASMR, ah. Ano? Kumusta? Yes! Siyempre. But there is no cheese. O, sige na, lalagyan ko na ng cheese. Cheese. Third na tayo mag-fry ng chicken. So, ito na yung ating chicken. Tinanggal ko na sa plastic. Pero, nandiyan pa rin yung syrup nung pagkakatimpla ng Jollibee. So, ang gagawin natin is, ayan, ipa-fry natin siya. Lalagyan natin siya ng breading. So, ang nilagay ko dito, plain harina lang to. Paminta, basil, rosemary, tsaka konting salt. So, gagawa muna tayo ng butter para medyo kumapal yung ating pagkaano. Ito, try lang to. Susubukan ko lang tong ganitong method. So, magta-try ako sa isang chicken muna. So, habang pinapainit ko yung ating cooking oil, imimix ko na itong ating ano, ayan, flour. Tapos magsiseparate ako para sa ating butter. So, eto na yung ating ano, harina na nilagyan ko ng water. So, imimix ko lang siya ng imimix para lumapot. Okay, so mag-ano na tayo, try na tayo, subok, eto. Isang pakpak, ganda ng chicken ng Jollibee ah. Tapos, i-dip muna natin dito sa butter. Konti lang muna ginawa ko kasi gusto ko makita yung resulta nito. Malapit na kasing uminit yung ating mantika. Ayan. So, inalalayan ko lang yung apoy niyan para maluto to hanggang ilalim. So, after natin na i-dip dito sa butter, i-dip naman natin siya dito sa
harina talaga. Ayan. Tinamay ko na para mas mabilis. Tapos, eto na yung mismong ilalagay natin sa mantika. Pag eto naging successful at na-achieve na yung gusto kong hitsura ng chicken, itutuloy-tuloy na natin to sa rest ng mga natitira pang chicken. So, ito, try lang talaga tong isang piraso na to. Tingin ko okay na to. Sana maging successful. Tingin ko mainit na yung ating mantika. So, susubukan ko na tong isang piraso na to na ginawa ko. Basta ang objective, parang Jollibee yung hitsura niya. So yan, hintayin lang natin maluto siya. Then, kapag naging successful yan, susunod-sunod din ko na sa the rest ng mga chicken. Yung first batch ng ating chicken, nilagyan ko siya ng butter. So, tingnan natin kung makukuha nito yung lasa. Tapos, ito namang nakasalang, ito ay walang butter. So, siya, concentrated na flour siya. May timpla naman yung flour. So, tingnan natin kung magiging hitsura nito. Ito na yung kaibahan ng dalawa. Ito, may butter. Pero, kasi first luto ko, kaya parang tutong. Pero, sa totoo lang, kung alalay lang, hindi naman ganyan ka tutong sana. Tapos, ito, purely flour lang to na may mga pampalasa. So, parang ito yung mas tama. Kaya, ito yung gagayahin ko. Ito, hindi. Kasi, parang kumapa lang yung kanyang breadings eh. Ayaw naman namin ng ganun. Ayan. Ayan siya. Oh. Pero, juicy pa rin sa loob. So, ito ang gagayahin namin. Ito na yung aming chicken. Chicken ng Jollibee. Pero hindi siya mukhang Jollibee. Ayan. Oh, nilights on to para mas madali ninyo makita. Wala. Hindi ko pa nakuha. Better luck next time na lang ulit. Guys, yan yung mga naganap sa buong araw na to. Stay safe pa din, guys. Ayan, nakapag hapad na ako and skincare ako. So, kita-kits ulit tayo sa ating susunod na vlog. Thank you so much for watching.